So yun, kailangan nga ng driver's license. So hindi ako po pwede. So sabi nila, naka-on-hold yung application ko sa company na yun. So ang ginawa ko, nag-apply ako sa ibang company. Kasi nga siyempre sayang, di ba? Kasi nga yung visit visa, 1 month lang yung visa natin. Then we are allowed to extend 1 more month plus 10 days allowance. Mm-hmm. So medyo, alam mo yun, yung pakiramdam na nag-a-apply ka. Kabado. Kabado ka kasi parang limitado yung, limitado yung araw mo. Tapos saka, yung... everyday importante talaga yung... mag-apply ka. Pero kagandahan kasi sa Dubai, pwede kang mag-apply through net. So mm-hmm. minsan, pag tinatamad ako lumabas, lalo na dito, mainit. Nung month na dumating ako kasi... February, medyo malamig pa. Pero nung March, medyo mainit na. So through internet na lang ako nag-a-apply. So marami namang websites na nag-o-offer ng job. Pero yun nga lang, di ba iba scam lang, lulokohin ka lang. So yun, medyo risky. So mas maganda talaga, pag pupunta kayo ng Dubai, dapat may contact talaga kayo dito sa Dubai sa mga work na a-apply nyo. So ikaw, anong experience mo so, sa pag-a-apply? So ako naman pag-a-apply, meron akong contact yung iba kong classmates na nandito. So, oh, yung laki, yun yung kagandaan. Pero yun nga, tinanong ko yung kung meron silang mga vacant. So yun, tanong-tanong, pasa-pasa. And then yung iba, kasama ka sa oo, pag-a-apply walk-in, walk-in na sa, super init. Tapos na-experience pa natin yun sa DAPSA. Sobrang init. Anong oras nun? Tsaka bawal mag-apply sa loob ng DAPSA. Buti na lang may kakilala may tayo sa loob. So yung pinapasok tayo, tapos apply-apply. Kung saan-saan, sa lahat ng mall. Saka yung pakapalan ng mukha. So speaking of apply, let's say to all wanted to go here as visit visa, you have to prepare yung two kinds of CV. Yeah. Kasi unlike sa Pilipinas, kailangan talaga chronological yung experience mo. So dito, let's say you wanted to apply as a sales lady, kailangan yung CV mo, sales. Pang sales experiences lang, yung pang office mo, pang model office. Mo. Nag-model kayo. Iba-ibang. Huwag mo isasama yon, more on sales lang. Nandun yung job duties mo, yung description mo. Huwag mo na isasama yung hindi related kasi nga hindi nila papansinin yun eh. So ako, I have to make 2 CVs. One for the office and one for the sales. Ako din. Although I don't have experience sa sales. Sa sales. Uy! Imbento! Sorry. Na-joke lang. Ano, totoo yun. Well, bahala na kayo. Yeah. Bahala na kayo mag-decide. Okay, next. Ayun yung sa mga bahay dito, no? Iba-ibang klase, mayroong accommodation provided by the company. Pero syempre ito, binibigay lang dun sa mga malalaking companies talaga. So, pag nag-apply ka at nakuha mo yung trabaho, may accommodation silang binibigay. Mm-hmm. Pero may iba naman na you have to provide your own house. Oh, so, pwedeng live out ka. So, pwedeng partition, pwedeng share-share kayo ng kapwa mo Pilipino. Yun yung bahay. But of course, expect na hindi ganun kaganda kasi nga, as... Marami sa isang bahay. Sa isang bahay, madami talaga kayo. So, medyo labo-labo siya. So, huwag kang mag-expect na medyo dahil nasa abroad ka, marami ang buhay. I'm just so lucky na yung tinitirhan ko, eh, medyo one family talaga kami. And then talagang iba, alam mo yun, yung bahay talaga. So, hindi ka tulad ng ibang mga accommodations na dikit-dikit talaga sila. So, yun. Okay, next.